How's your day? Tanong ko nang makarating si Blitter sa bahay. Bagsak ang mga balikat nito at malalim ang ahibag. Ilang araw na itong nag-overtime sa trabaho. Kung minsan hindi na umuwi sa gabi. At madalas ng madaling araw ko umuwi. Kahit umagahan, kape lang ang iniinom at alis na. Kinuha ko ang coat na hinubad nito, saka ako nito hinalikan. Tulog na si Alter? Tanong ni Blitter, tumango ko. Oo, dun sa kwarto natin, nakatulog, dahil hinihintay ka niya. Oh, kitang-kita ko kung paano nadismaya si Blitier. I'm sorry, honey. May inaayos lang akong gulo sa company. Napakunot ako ng noo. Ano bang nangyari? You can tell me. At tinabihan ko ito sa sofa. May nawawalang stocks. Hindi alam ng financial kung saan napunta. Ang laging lumalabas na file is error every time we track the stocks. It's golden sponsorship. Hindi ko na alam ang gagawin ko. It's like parang na-hack and something na naroon pa din ng stock pero pilit itinatago. Paano nangyari yun? Dapat alam ng financial department niyo ang ganong sitwasyon. Umiling ito. Hindi rin nila alam kung paano nangyari lahat. Bigla na lang one day, nag-error lahat ng system computer. Then pagbukas nun, dun lang nagbago at nawala. Napahilot ito sa sentido. You look exhausted. I know. I'm sorry. Umiling ako. No, kaya mo yan. Magagawan din yan ang paraan. Mag-hire ka ng mga tracker or hacker na pwedeng makaalam ng nangyayari. Ginawa ko na. But it's hard to know kung sino talaga may pakana nito. Naalala ko bigla si Matthew. He's good at tracking. Posible kayang... How about Matthew? How about him? What do you mean? Well, he's good at tracking. Hindi kaya... No. Hindi magagawa ni Matthew ang ganun. Kahit nakagawa siya ng mali, hindi niya ilalagay ang sitwasyon ng Lopez Company. Alam niya kung sino kinakalaban niya at alam niya rin kung gaano ko pinaghirapan ang company na yun. Tumango na lang ako. So, he can help you. Umiling si Blitter. Kaya ko to. Masusolusyonan ko to. Right. I'm just here beside you. Ilang araw pang lumipas ay hindi na umuwi si Blitter sa bahay. Doon na ito natutulog sa opisina niya at tumatawag na lamang upang kumustahin si Altair. Ngayong araw sana namin isa-celebrate ang pangatlong buwan na magkarelasyon kami. Tatlong buwan na pala ang nakalipas pero puro problema lang ang mga nangyari. Tatlong buwan na hindi ko maintindihan na parang may kulang. Parang mali na naging buo kami. Mommy, where's Daddy? It's been a long week past. Hindi pa siya umuwi. I miss him. Nginitian ko ang anak ko habang kumakain ito. I know, son, and I miss him too. He's on vacation. He said that to you, right? Kapag tumatawag siya? No, laging po ito lang usapan namin. It's like he's so busy. Tumango na lang ako. Yeah, he's very busy because he's responsible. Do you be like him someday? Kumagat ito sa hotdog at umiling. No, I don't want to leave you like that. Napatulala ako. My son knows my pain. Ma'am, lumapit to sa akin kaya lumuhod ako upang magpantay kami. I saw you crying every night. I saw you in pain. It's Daddy's fault, right? Naramdaman ko ang pag-agos ng luha sa mga mata ko. Paano ko ba ipapaliwanag sa anak ko ang ganitong sitwasyon? Hindi ko alam kung ako ba ang may mali o si Blitier. Alam ko may problema siyang kinakaharap, pero may pamilya siyang dapat uwian. I don't know kung bakit nararamdaman kong hindi kami ang priority niya. I'm sorry out there. Niyakap ko ito ng sobrang higpit. Mom, if it's continue like this, mas mabuti na lang pong bumalik tayo ng Amerika. We can stay at Ninang George's house. My son is definitely smart. He knows me well. But Blithier, how come? Masyado bang naging mabilis sa amin ang lahat? Kaya ba mabilis lang ding matatapos? Tumulog naman ang telepono sa sala. Kaya agad akong humiwalay kay Alter at pinunasan ang luha ko. Nagtungo ako sa sala at sinagot ito. Hello, who's this? Tanong ko. It's Blitter's mother. Alam kong alam mo kung anong kinakaharap ng company ngayon. Magtungo ka rito ngayon sa mansyon. Tiningnan ko si Alter. Pero wala pong magbabantay kay Alter. You can bring him. Or iwan mo sa magulang mo gaya ng lagi mong ginagawa kapag alis ka. Napasinghap ako. Paano nito nalaman na
Iniiwan ko ito sa magulang ko sa tuwing may lakad akong pupuntahan. Okay po. Wala na akong nagawa pa kundi iwan muna pansamantala si Alter kila Mama. Baka sa mga mata nila ang pag-aalala na magtungo ko sa bahay. Anak, nangangayayat ka. Sambit ni Papa. Wala to pa. Dahil lang to sa pagod. Marami kasing client ang flower shop. Pagsisinungaling ko. Umalis na ako kaagad dahil ayoko nang magtanong pa sila ng magtanong. Dahil baka hindi ko kayanin at bumagsak pa ang luha ko dun. Nang makarating ako sa mansyon ng mga Lopez, ay kaagad akong pinapasok ng guard sa gate at pinasunod ako ng mayordoma sa isang kwarto. Nang makapasok ako doon ay isang lamesa ang naroroon na tila ba opisina at napapalibutan ng mga libro. It's like library room ng mansyon. So, finally you're here. Agad akong tumingin sa babaeng kararating lang mula sa isa pang pinto habang may hawak itong kopita na may laman ng alak. Ano po bang dahilan? Ba't niyo po ako pinapunta dito? Tanong ko. Well, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Alam kong alam mo ang kinakaharap ni Blitter na problema ngayon. At para sabihin ko sa'yo, wala kang naitutulong. In fact, simula nang dumating ka, nawalan siya ng control sa company. Kaya hindi na kami magtataka kung bakit nakalusot yung ganitong simpleng hacker lang. Buo ang attention ko sa sinasabi ng mama ni Blitter. Ngunit hindi ko maintindihan na parang bakit ako ang may kasalanan. Hindi siya umuwi, hindi ba? Tumatawag lang siya sa anak niyo. Pero ikaw, kinumusta ka ba? Tumulo na ang luhang kanina pa nagbabadya dahil sa katotohanang sinabi nito. Iha, Blitters only want his son, not you. Kung sana ay sa una pa lang naniwala ka sa sinabi ni Amanda, hindi sana hindi ka na masasaktan pa. Napakunot ako ng noo. Si Amanda, oo nga. Sinabi niya sa akin yun. Oh, tita, don't make her cry. May lumabas muli sa pintong nilabasan ng mama ni Blitter, and it's Amanda. Kaagad kong pinunasan ang mga luha ko. Bakit ako maniniwala sa mga to kung alam ko naman na mahal ako ni Blitter? Mahal niya nga ba ako? Bakit ako maniniwala sa inyo? Tanong ko. Well, tell us, kailan niya ba sinabi sa'yo mahal ka niya? Tanong ni Amanda. Napailing ako. Never. Hindi niya pa sinasabi sa akin ang salitang matagal ko rin gustong marinig. Tanging kay Alter lang siya ganun. Tanging ang anak lang namin. Biglang may tinawagan si Amanda sa cellphone niya. Nagariring yun at boses ni Blitter ang bumungad. Hello, baby? Tanong nito. Sumagot naman si Amanda. Hello there, baby. I miss you. Busy ka ba? Yeah, but I will see you in the house in a minute if you miss me. Okay, I love you. I love you too. Nanghihina ang mga tuhod ko dahil sa mga naririnig. Anong ibig sabihin nun? Paano nagawa sa akin to ni Blitter? Si Alter, siya lang ang mahal niya? Siya lang ang kailangan niya? Pero bakit kailangan niya pa akong idami at saktan? Nanlalabo na ang paningin ko at hindi ko na nagawa pang tumayo ng maayos. At tuluyan na akong napaupo habang humahagulhol ng iyak. You heard it right? Pagtataray ni Amanda at lumapit sa akin saka ako sinabunutan. Ambisyosa ka kasi. Lumayas ka na dito. Isama mo yung anak mo. Dahil hindi ko rin siya matatanggap kapag kinasal na kami. No, Amanda. May iwan si Alter sa akin. Ako magpapalaki sa kanya. Pero tita, tinignan lang siya ng mama ni Blitter. Kaya wala na itong nagawa pa. Sa akin ito ibinunto ng galit niya habang hila at hawak ng mahigpit ang buhok ko. Nasasaktan ako pero mas nasasaktan ako sa mga narinig ko. Pero hindi ko iiwan ang anak ko. Kahit anong mangyari, hindi ko iiwan sa inyo si Alter. Sabi ko saka inalis ang kamay ni Amanda sa buhok ko. Sinampal ko to na ikinagulat nilang dalawa. Aalis ako pero isasama ko ang anak ko. How dare you? Sinampal rin ako ni Amanda. What a shame woman. Sigaw ng mama ni Blitter. Hinila nito ang buhok ko at sinubsob ako sa lamesa. Tingnan mo. Tingnan mo si Blitter at ang kapatid niya sa litrato. Kasalanan ni Blitter kung bakit namatay ang kapatid niya. Kaya siya ngayon ang magdudusa sa kumpanya. Sigaw nito habang umiiyak ako. Kahit nalalabo ang mga mata ko dahil sa luha, kita ko pa rin ang dalawang batang tila naglalaro sa litrato. Pero ang sabi ni Blitter, suicide ang nangyari dahil sa mama niya.
Buong pwers akong inalis ang kamay nito at itinulak. "You know nothing about Blithier. He's in pain all the time," sabi ko. Ipinagtatanggol ko si Blithier dahil nang araw na kinuwento nito ang tungkol sa kapatid niya. Kitang-kita ko kung gaano ito kalungkot at sincere. Kahit pa sabihin niloko ako nito. Alam kong totoo ang sakit na nararamdaman nito sa puso. Ang pangungulila nito sa kapatid at maling trato ng ina. Lahat iyon nakita ko sa mga mata niya. Akmang susugurin ako ni Amanda upang sampalin, ngunit mabilis ko yung nasalo ng kamay ko. Ako ang sumampal dito at malakas na itinulak dahil sa inis at sakit na nararamdaman ko. Hindi ko inaasahan na aabot ito sa likuran ng mama ni Blithier. Nagulat ako at bigla itong napahawak sa dibdib at tila hindi makahinga. Ang kaninang galit at sakit na nararamdaman ko ay napalitan ng takot. Natumba ito at tumama ang ulo sa side ng table. "Tita?" tanong ni Amanda. "Ma'am," tanong ko. Agad itong hinawakan ni Amanda. "It's your fault." "Ma'am, I'm here." Rinig naming sigaw. Kapwa kami napatingin sa pintong nakabukas. "Blithier! Blithier si tita!" sabi ni Amanda. Pumasok si Blithier na may halong pagtataka nang makita ko. Ngunit agad na nagbagong ekspresyon nito nang makita ang mama niya na walang mali at may dugo sa noo. "What happened?" sigaw niya kay Amanda. "That girl, she pushed tita." "No, hindi ko siya tinulak. Si Amanda ang tinulak ko." "Bigla siyang hindi makahinga at hindi ko kagagawan yun." "No, that's not true." "Amanda, call 911. Sigaw ni Blithier at binuhat nito ang ina at nilampasan lamang ako nito. Ngunit kitang-kita ko ang galit sa mga mata niya at ang pag-aalala. Galit para kanino? Kung sa akin man, ako ang dapat makaramdam nun. "Blithier, it's not my fault." Sigaw kong habol. Hindi ito sumagot, salip ay sinabihan nito ang guard na tumawag ng pulis. Mas lalo akong natakot at kinabahan. Hindi siya naniniwala sa akin. Hindi naniniwala sa akin yung taong mahal ko. Dinampot ako ng mga pulis sa mismong mansyon nila Blithier. Wala akong magawa kundi umiyak. Wala na dito si Blithier. Isinugod na ang mama niya sa hospital. Habang ako narito na sa presinto at tulala, hindi ko siya tinulak. Napakasinungaling ng Amanda na yun. Hindi ko alam kung bakit siya natumba pero alam kong wala akong kasalanan. Wala akong ginawang mali. "Miss Montes, bakit mo ginawa ang bagay na yon kay Mrs. Lopez?" tanong ng isa sa mga pulis. Hindi pa naman nila ako kinukulong. Ngunit nasa loob ako na tila isang kwarto na ako at tatlong pulis lang ang tao sa loob. Umiling lamang ako at hindi pa rin nagsasalita. Kahit ano naman ang sabihin ko, baliwala, dahil hindi rin naman nila ako paniniwalaan. Kaya't ano pang silbi ng testimony ko tungkol sa nangyari? Maya-maya pa ay dumating ang isang pulis. "Andiyan na po ang mga magulang ni Miss Montes." Kaagad ako napatingin dito. Nandito na sila, mama. Si Altair, kasama kaya nila? Tumayo ako agad kahit nakaposas. Pinilit kong lumabas pero hindi nakaligtas ang mga braso ko sa mga pulis upang hawakan ako. Mabilis ko naman yung inagaw. Wala naman akong balak tumakas. Dahil alam kong lalo lang magiging malala ang sitwasyon. "Bella, anak!" pagtawag ni mama. Umiiyak ito at bakas ang muka sa pag-alala. Ganon din si papa, ngunit ang mga mata nito ay tila galit. "Anong nangyari, anak?" tanong ni papa. Umiling ako. "Pa, hindi ko tinulak si ma'am. Humawak siya sa dibdib niya, tapos natumba siya. At umama ang ulo sa side ng table." Paliwanag ko habang naluluha. Niyakap ako ni mama. "Kung ganun, bakit ka nandito?" tanong nito. Umiwalay ako sa pagkakayakap. "Ma, yung ex ni Blithier. Nagsinungaling siya, ma. Hindi ko magagawa ang bagay na yun." Halos magwala na ako. Natigil lamang ako nang maalala ko si Altair. "Ma, si Altair nasan?" tanong ko. Nagtinginan si mama at papa. Napailing ako. "Hindi, hindi pwede. Si Altair, ma!" sigaw ko. Kinuha siya ng daddy ni Blithier, anak. Parang biglang nawalan ako ng lakas at natumba. Hindi ko alam kung sino ang nakasalo sa akin. Yung anak ko. Anak ko yun.
Bakit niya kinuha? Anak ko yun. Hindi pa ba sapat na sinaktan niya ako? Na niloko niya ako? Bella, huwag kang mag-alala. Gagawa tayo ng paraan para makuha si Altair. Tinignan ko si Papa na walang buhay. Anong paraan? Kaya ko bang labanan ng isang Lopez? Pero yung anak ko, hindi ko siya pwedeng isuko. Siya lang ang meron ako habang nabubuhay ako. Hindi ko kaya kapag inilayo siya sa akin. Pa, si Altair, bakit niyo binigay? Walang buhay kong tanong, habang ang mga luha sa aking mga mata ay tuloy-tuloy lang. Wala kaming nagawa ng mama mo. May mga armadong kasama ang daddy ni Blitier. Para na akong mababaliw. Anak ko yun eh. Ako ang nagluwal at nagpalaki dun. Kumusta na siya? Baka saktan din siya ni Amanda. Sigurado ako umiiyak na yun. Hindi kaya ni Alter na mawari sa akin. At hindi ko rin kaya. Bakit naman ganito? Si Alter na lang ang meron ako. Matapos akong lokohin ni Blitier. Pati ba naman siya ilalayo rin sa akin? Bella, what happened? Tumingin ako sa kararating lamang na dalawang lalaki. Agad akong nabuhayan ng loob at tumayo. Khalil, Kautan, tulungan niyo ko please. Yung anak ko, kinuha nila. Muli akong lumuhod para humingi ng tulong sa dalawa. Kaagad naman akong tinayo ni Kautan. Tutulungan ka namin. Hindi mo kailangan lumuhod. Galit na sabi nito. Ano bang nangyayari? Tanong ni Khalil. Nasa nang walang niyang babaeng yon? Isang sigaw ang narinig namin mula sa entrance ng pulisya. Mula sa malayo ay nakita ko ang daddy ni Blitier na namumula sa galit. Sa amin dumiretso ang tingin nito at naglakad ang mabilis. Daddy! Habol naman ni Blitier. Mabilis na humarang si Papa nang malapit na pa sa akin. Sige! Saktan mo ang anak ko nang magkaalamanan tayo. Hindi mo ata kilala ang binabangga mo. Sabi ni Papa. Mabilis naman itong hinawakan ni Mama sa braso upang pigilan. Aba, at kayo pa ang may ganang magalit? Sino ba ang may kasalanan dito? Sagot nito. Daddy, hayaan mo munang mga pulisya ang mag-imbestiga. Singit ni Blitier. Nang magtama ang paningin namin, ay kagad itong umiwas. Niyakap ako ni Khalil nang makita nito sa mga mata ko na nasasaktan ako sa nangyayari. Ibalik mo ang anak ko, Blitier. Malumali kong sambit. Hindi namin siya ibabalik. Nagawa mo ang sakta ng ina ni Blitier. Ang anak mo pa kaya? Sagot ng daddy nito. Umiling ako. Anak ko yun. Hindi ko kailanman sasaktan si Alter. Hindi ko rin tinulak si Ma'am. Sumikip ang dibdib niya at natumba. Kaya tumama ang ulo niya sa side ng table. Paliwanag ko. Practice na practice mo, sasabihin mo nga. Kitang-kita na ni Amanda. Sinabi niya sa amin lahat na nangyari. Nakayuko lang si Blitier at hindi ito tumitingin sa akin. Ganun na lang? Hahayaan niya ako makulong? Kung sa bagay, si Amanda nga palang mahal niya at hindi ako. Si Amanda nga palang pakakasalan niya at hindi ako. Blitier, ang sabi mo na sa akin na sa akin ka lang maniniwala. Papaniwalaan mo ba ako ngayon? Naluluhang tanong ko. Nanatili itong tahimik ngunit nagtaas ito ng paningin. At matapang na hinarap ang mga mata kong puno ng lungkot. I trusted you so much, but this time, hindi ko akalain magagawa mo kay Mami ang ganung bagay. Hindi porket may alitan kami, kailangan mo siyang saktan. Huwag mo siyang sisigawan. Sigaw ni Colton. Alam mo, maling-mali na ipinagkatiwala ko siya sa'yo. Ang akala ko mahal mo siya, pero nagkamali ako. Sa kanduwag, dugtong pa nito. Baka sa mukha ni Blitier galit. Ako naman ay lalong naguluhan. Anong sinasabi ni Blitier? Paanong nasaktan ko si Ma'am? Hindi ko kailanman sasaktan si Ma'am kahit may alitan man sila ni Blitier. Hindi ko magagawa yun. Ako ang sinaktan at pinagtulungan nila ni Amanda. Anong kasinungalingang kwento ba ang sinabi ni Amanda kay Blitier? Mali kayo nang iniisip. Kung mali kami, patunayan mo. Naglakad na papalayo si Blitier at ang ama nito. Mabilis akong kumawala sa yakap ni Khalil at hinabol to. Lumuhod ako at humawak sa mga binti ni Blitier. Si Alter, ibalik mo ang anak ko. Sa akin siya. Sa akin ang anak ko. Anak ko rin siya. At tinanggal nito ang pagkakahawak ko sa binti niya.
Tumayo ako upang habulin ulit ito, ngunit kaagad na nanlabo ang paningin ko. Naramdaman ko na lamang ang isang bisig na may sumalo sa akin. Anak. Narinig ko pa ang sigaw ni Mama at Colton, ngunit paunti-unti ay tuluyan akong nawala ng malay. Nang magising ako ay puting kisame ang bumungad sa akin. Naamoy ko ang isang pamilyar na lugar. Amoy gamot ang paligid at tahimik. Inilipot ang paningin ko at nakita kong may nakakabit sa pulso ko. Ang huli kong natatandaan, yung tagpong sa police station. Si Altair, yung anak ko. I'm sure he's okay. Hindi siya pababayaan ni Blittier. Anak niya yun. Tama, anak niya si Altair. Kaya hindi niya yun hahayaang masaktan. Pero hindi ako dapat papasigurado dahil maaaring kasama nito si Amanda. At mas may karapatan ako sa kanya dahil ako ang ina. Isa pa, paano kung saktan ni Amanda si Altair? Hindi ko sila mapapatawid kapag nangyari yun. Huwag mo munang istesin ang sarili mo. Kailangan mong magpakatatag para kay Altair at sa batang nasa sinapupunan mo. Mabilis akong napatitig sa mukha ni Khalil. Bata? Batang nasa sinapupunan ko? Don't tell me. Umiling ako. Oh, that Blittier Lopez. Galit na sigaw nito sa hangin. Hindi ko alam, hindi ko na alam na buntis ako. Muli akong napahagulhol ng iyak habang kakalapat ang mga kamay ko sa tiyan ko. Ano nang gagawin ko? Hindi ko na alam kung ano pa bang masasakit sa mga nalaman ko. Ano kaya ang mangyayari kapag nalaman ni Blittier na nagbunga uli ang kanilang pagsasama? Kailan kaya lalabas ang katotohanan na wala namang kasalanan si Bella? Ang kasagutan, abangan niyo po sa susunod na kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.